Sa video na to, papakita ko sa inyo paano ba ako mag-decide kung time na ba para bumili ng additional stocks sa Jollibee or hindi. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So, sa video na to, papakita ko sa inyo paano ako magde-decide kung bibili na ba ako ng additional stocks ko para sa Jollibee gamit ang price trend or yung price chart ng Jollibee, okay? So, papakita natin kung ano yung trend ng Jollibee ngayon, February 11. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magde-decide and bibili natin yung stocks kung tama yung pag-a-analyze ko dun sa trend na yon. And ipapakita ko rin sa inyo kung na-execute ba yung pagbili ko ng stocks. Yan, papakita ko dito sa screen guys. Papakita ko yung chart ng Jollibee, yung JFC, this morning. So, kung mapapansin ninyo, yan, yung chart na yan, may kita ninyo dyan na yung tatlong colors, na i-explain ko rin yan sa ibang video ng mas detailed. So, dyan ka lang din magbe-base yung green, yung orange, and then yung red. Isa yan sa mga tools na pwede mong gamitin para ka makapag-decide kung bibili ka ba ng stocks o hindi. At first, pagka-chine ko tong chart ng Jollibee ngayon, kung mapapansin natin, medyo malayo siya dun sa green na color. Okay, yung green color ay yan yung 32 MA. So, yan yung 32 MA, ibig sabihin yan yung average, daily average from 32 days. 32 days ago up to today, yan yung average price nung stocks ng Jollibee. And then yung orange naman, yan yung 65 days. Then 130 days naman para dun sa red na trend, yung line. So, kung makikita natin dyan, yung trend niya ay paangat, yung mga candlesticks ay paangat, pero hindi pa niya nabibreak yung, so hindi niya pa naaabot mabreak yung color green. So, ang magiging basis nyo dyan, guys, sa tingin niyo na magiging maganda ba yung status ng, pataas ba yung trend ng Jollibee, ay kung mabreak niya yung green na line and yung orange na line. Pero kung makikita ninyo dyan, medyo pababa kasi yung trend ng 32, kasi yun nga yung mas mabilis magbago ng, mas makikita niyo yung mabilis na pagbabago ng trend ng green dahil 32 days lang yung kinukuha niya average. Then, yung orange na man pataas, and pataas din yung 130. So, ibig sabihin, 130 days na mataas na yung trend, pataas yung trend ng Jollibee. And recently lang, medyo nagpa-fluctuate yung trend ng Jollibee, kaya makikita nyo na pababa yung trend ng Jollibee. Pero, yung trend ng green line, pero makikita nyo naman yung mga candlesticks na pataas. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pwede tayong maghintay pa kung mabibreak ba niya yung resistance ng green line. So, pag na-break niya yung green line, ibig sabihin nun, tumaas yung value nung stocks, and para mas sure ka na paangat talaga yung trend niya, ay kailangan ma-break niya din yung orange na stocks. Pero since ngayon lang, hindi naman ako daily nag-trade, so ngayon ko gustong mag-decide kung bibili ba ako o hindi. Para sa akin, para safe, diba, bibili lang ako ng hindi ganun kadami. Magsaset ako ng price sa ganitong halaga, bibili ako ng number of shares. Okay? Number of stocks. So, papakita ko ngayon sa inyo. Tingnan natin yung status ng Jollibee. So, kung makikita niyo yung price niya dyan, nasa 185 point something, no? So, ako, pag nagde-decide ako, lagi kong pinipili dun sa bid price, yung pinakagitnang price, bid price. Hindi agad yung kung ano yung nasa right side na amount, hindi yun ang pinipili ko, kundi kung ano yung nasa mid. And then, maghihintay ako. Pero kung talagang excited ka ng bumili, piliin mo yung current price para mag-execute agad yung pagbili mo ng stocks. Pero, syempre, ayaw natin na mabilis ang decision, diba? Gusto nating mag-set ng price na alam mo na hindi ka lugi. So, nag-set ako ng price. Magsiset ako ng price dito, okay? So, dito sa shares, bibili ako ng 100 shares sa halagang 185.7 pesos per share. So, nagkakahalaga siya ng 18,624.79. And, kung titingnan natin yung aking dito, stock position, yung aking mga total shares na nakakommit, meron akong existing na 200 shares sa JFC. And ang aking percent gain slash loss or yung potential loss ko ay negative 10.93%. So, gaya nga na sinabi ko before, pag lumagpas siya dun sa threshold ko na 8%, and that's the time na ako magde-decide kung bibili ba ako or magbebenta ng stocks. Pero syempre, dahil red siya, red yung stocks dito, ibig sabihin, bibili ako ng stocks. Dahil negative siya, negative 10.93, lumagpas siya dun sa negative 8% na threshold ko, ay bibili ako ng additional stocks para sa JFC.
KFC. Okay? So, average price ko ay 206 pesos and yung market price niya ay nasa 186. Pero, binibili ko siya, bumibili ako ng bagong additional stocks ko ng 185.7 pesos. Okay? So, hihintayin natin. Hindi siya basta-basta ma-execute. Hihintayin pa natin. Ayan, oh. Nag-post na siya pero hihintayin natin na kung kakagat ba siya doon sa presyo na gusto kong bilhin siya sa ganung presyo eh. So, titingnan natin kung kakagat ba siya sa ganung presyo, okay? Kapag ka may bumili or kapag may kapag may nag-ask or may nag-bid sa ganung halaga, makikita ninyo na may execute na yung amount na binili nyo. Para makita natin yung status ngayon, okay, papakita ko yung status ngayon. Okay guys, so as you can see sa aking background screen, ito yung latest status ng aking pagbili ng Jollibee. So kung makikita ninyo dyan na execute yung aking pagbili kanina ng 100 shares for 185.7 pesos per share. So mapapansin nyo, yung total shares niya ngayon ay, kung kanina 200, ngayon naging 300 na. And yung kaninang minus 10% loss, potential loss ko, ay naging minus 8.21% potential loss. Kasi yung dating average price ko na 206 pesos ay naging 200 pesos na lang. Dahil nga, ganun nga yung magiging ipupul niya based dun sa number of shares na bibilin mo and dun sa amount kung magkano mo siya bibilhin per share. So, ipupul niya yung average price. Kung mas marami kang shares na binili sa mas mababang halaga, then yung average price mo ay bababa. Okay? So, para tayo kumita ay kailangan nating pababain yung average price. Kailangan mas mataas yung market price kesa sa average price para maging green yung ating potential gain or potential loss. So, kung mapansin nyo dun sa aking Ayala, okay, yung Ayala shares ay mas mataas yung market price kesa dun sa average price. Okay? Kaya naging 10% yung yung gain. Okay? Ganun tayo magde-decide. Ganun ako nagde-decide para bumili ng stocks. So, abangan ninyo yung iba ko pang mga ilalabas na video about sa pagbili or pagbuy ng stocks sa Philippine stock market para ma-share ko naman sa inyo yung knowledge ko, ano man yung natututunan ko para magkaroon tayo ng idea, diba? Or kung meron man kayong mga suggestion din na hindi ko alam, i-share nyo rin dito, mag-comment kayo sa video na to. And kung nagustuhan nyo yung video na to, please like this video and share nyo na rin para doon sa mga gustong matutong mag-call financial stocks. And thank you so much sa mga nag-subscribe na sa channel na to. Thank you sa patuloy na panonood din nyo. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel, please subscribe ka na sa aming channel and check mo yung mga playlist namin. Baka may maitulong yung mga playlist namin sa inyo sa paghahanap ninyo ng trabaho or yung driving lessons dito sa Japan and yung pag-improve ng inyong YouTube channel at kung ano-ano pa. So please, i-visit nyo aming homepage and check nyo aming mga playlist, okay? Until our next video, this is Alan. Thank you so much and we'll see you on our next video. Bye!